Kayo po ay si Doctor? Ako si Doctor Cedric De Castro. Mm-hmm. 42 years old. Mm-hmm. Nakatira po ako sa Quezon City. Mm-hmm. Eh, bakit po kayo hinuli ng NBI? Oh, yun pong hawak-hawak namin na thermogun, mm-hmm, na na-purchase namin noong March 10, 2020, mm-hmm, doon sa medical EO. Mm-hmm. Ako po kasi ay nagkukondak talaga ng mga medical missions. It's almost 11 years na po ako na nagkukondak ng mga medical missions. Mm-hmm. Eh, since tumakbo ako ng election noong May 2019. Na ano po? Na as councilor. Saan po? Sa aming bayan. Saan po ang bayan niyo? Sa La Union. Mm-hmm. Ngayon, kailangan kong tulungan yung aking mga kababayan. Mm-hmm. Ngayon, itong na-purchase namin ng mga thermal gun is at 9,800 pesos po yun. Mm-hmm. Ngayon, isa? Ang isang piraso. Okay po. So, bumili po kami ng 250 units. Saan niyo po nabili? Doon sa Medical Depot Bangbang. Okay. Medical Depot yung pangalan ng store? Oo, okay. Bangbang. Opo. Hindi may resibo po yun? Hindi kami binigyan ng official receipt, pero ang binigay sa amin is yung parang sales invoice, mm, receipt. Mm. Kasi po, parang ang presyo yata nun, 500 lang. Yun na po eh. Mm-hmm. Pero sa 9,800, mm-hmm, pinagat namin. Okay. Okay. Akala ko donated yon sa inyo. No. Mm-mm. Kami po ang magdo-donate, hindi sila ang nag-donate sa amin. Kami okay po yung na-parang. Kami po ang magdo-donate. Kanino niyo po i-donate? Saan? Sa bayan namin. Mm-mm. Saan po manggaling yung pera? Sa akin po, at saka sa iba kong mga donors. Mm-hmm. Anong doctor po kayo, ma'am? Dermatologist po. Ah, dermatologist kayo. Okay. Ngayon, okay, hindi na namin kailangan ng ganun kadaming thermal guns. Mm-hmm. Kaya makikita nyo sa thread nung kausap ko sa online, which happens to be, mm-hmm, asset po ng NBI, mm-hmm, sinabi ko po talaga doon, naluhin na kami ng 500, ang gusto lang namin is makonvert ito ng alcohol, hand sanitizers, and masks. Ang sabi po, Lions Club president kayo? Opo. Nang ano hong chapter? Quezon City Matanglawin Lions Club. Club. Kaya nga noong Sunday and Monday, mm-hmm, I have been collecting all the donations of the Lions Club. Kaya mm-hmm anong pinuntahan ako sa bahay, makikita mm-hmm nila, nagre-repack kami ng mga mm-hmm bigas, ng mm-hmm mga canned goods, ng mm-hmm mga chinelas, mm-hmm ng mga mask. Mm-hmm. So lahat yung nire-repack namin. Mm-hmm. So ang pinupuntirya talaga lang nila is the mm-hmm thermal scan. Mm-hmm. So, nasa no yung mga thermal scan ngayon? Na-confiscate na ng NBI. Ah, okay po. So ano ho ang kaso sa inyo, alam niyo ang kinakaso sa inyo? Hindi ko nabasa na po eh, pero parang yung overpricing, DTI at saka cybercrime. Ah, so paano ang sabi nung mga ano niyo, nung mga nag-donate, may kumontak na ho sa inyo na bakit nagkaganon? Opo, may kumontak, which mm-hmm is, pwede naman nila akong supportahan na yung mga donations na yun are really coming from the Lions Club International. Mm-hmm. So, wag nilang masamain kasi yun ay ibibigay na namin sa mga kababayan natin na mm-hmm sa ngayon po ay medyo kulang na. Pero ang sabi niyo kanina na kailangan yung i-convert yun sa yes alcohol, yung mga, bali i-convert sa cash. Alcohol, canned goods. Oo. Pero bakit hindi nyo na lang, anyway, kung donation naman ho yun, bakit hindi nyo na lang ho dininate diretso yung, kasi hindi ho ba bawal yun, yung donation, tapos i-convert mo sa cash, di ho ba may batas ho doon na hindi po pwede yun? Kasi po, gusto ko nga para iwas na ako sa ganitong sitwasyon is, itong 156 units na naiwan is ibalik doon sa medical depot, at bigyan na lang kami. Eh, ba't hindi na lang ho yun ang ginawa niyo? Hindi na namin pumakontak yung medical depot na yun pala ay na-read na ng NBI noong March 20. Sabi niyo March 10 yun nabili. Tapos, nung nabili niyo ng March 10, sa halagang magkano nga po uli? 1,275. Yung 150 pieces. Sa 9,500 plus isa. Tapos yung 100, syempre, 9,500. So, noong kinukontak namin itong medical depot sa Bangbang na kailangan na natin itong i-convert na lang sa alcohol, hindi na namin
hindi na namin sila makontak. Eh, kailangan po na. Sino ho ang mga kasama mong nagme-medical mission? O ako po, at saka yung iba kong mga kaibigan, doktor. Ang mga kaibig, kailan ho yun, ma'am? Last year. Ah, last year pa. Ngayon, itong linggo na ito, ang gusto ko naman sa bayan ng La Union, Bangar, La Union. Quezon City, Matanglawin chapter. Ah, okay po. So, saan ho nang galing yung donations na na pera? Pera ho ba 'yon? Yung so, pinambili niyo? Hindi ba naman pera? Mm. So, paano 'yon? Pag ganyan ba pag may nagdo-donate? Nakalista o po. O pero 'di ba dapat ho dinadaan muna 'yan sa like sa gobyerno para walang taxes yung sa ganun. Ay, hindi na po namin kasi matagal na po namin ginagawa kapag magkukontakt po kami ng mga outreach or medical mission, talagang out from our pocket. Kaya ako sa ganitong sitwasyon is itong 156 units na naiwan is ibalik doon sa medical depot at bigyan na lang kami. Eh, ba't hindi na lang ho yun ang ginawa niyo? Hindi na namin po makontakt yung medical depot na yun pala ay na-raid na ng NBI noong March 20. Sabi niyo March 10 niyo nabili. Tapos, nung nabili niyo ng March 10, sa halagang magkano nga po uli? 1,275. Yung 150 pieces. Sa 9,500 plus isa. Tapos yung 100, syempre, 950,000. So, kinukontak na namin itong medical depot sa Bangbang na kailangan na namin itong i-convert na lang sa alcohol, hindi na namin hindi na namin sila makontak. Eh, kailangan po na. Sino ho ang mga kasama mong nagme-medical mission? O ako po, at saka iba kong mga kaibigan, doktor. Ang mga kaibig, kailan ho yun, ma'am? Last year pa. Ngayon, itong linggo na ito, ang gusto ko naman sa bayan ng La Union, Bangar, La Union. Quezon City, Matanglawin chapter. Ah, okay po. So, saan ho nang galing yung donations na na pera? Pera ho ba 'yon? Yung pinambili niyo? Hindi ba naman pera? Mm. So, paano 'yon? Pag ganyan ba pag may nagdo-donate? Nakalista o po. O pero 'di ba dapat ho dinadaan muna 'yan sa like sa gobyerno para walang taxes yung sa ganun. Hindi na po namin kasi matagal na po namin ginagawa kapag magkukontak po kami ng mga outreach or medical mission, talagang out from our pocket, kami na bumibili ng mga gamot, kami na lahat, tapos kinukontak na namin yung so, ilan ho ba kayo sa grupo nyo? Kasi po nadadagdagan yan ni every time. Hindi, ngayon ho, ilan ho kayong nahuli? Ikaw lang ho yung nando doon. No, marami po kami na nagre-repa. Pero bahay nyo. Ako lang yung kinuha. Oo, bahay nyo po yun. So, bale, ang sinasabi nyo ho ngayon, na yun ay donation nga sa para sa Lions Club. No, mali. Ang thermal scan na hinuli sa amin, ay pinili namin. Okay? Sino pong namin, ma'am? Ah, binili ng Lions Club. Kasi sa Matanglawin Lions Club, if you do a project, kung sino yung magpukunda, siya na yung magbibigong ng donation. Siya na din ang magpukunda. So, donation nga yun para sa Lions Club. Na yun ang ginamit niyo para ipambili ng... So, donation nga ho. So, pera yun ng Lions Club organization. In effect. Anong Matanglawin. Na yun ang ginamit niyo na para ma-purchase. Pero kasi kanina sabi niyo binili mo sarili mong pera. So hindi ho 'yun. Anyway, naka-record naman. Okay. So bale, packet kapag kami ay nagpo-contact ng medical mission. Okay. So bale, dermatologist po kayo. Pero wala ho kayo sa front line yung pumupunta sa hospital na tumutulong. Actually, ang mga doctors ng Chinese General Hospital, ang mga doctors ng Lung Center of the Philippines, when they needed this mask, the N95, I was the one outsourcing.
kung saan dapat kukuha ng mga mask na mura. Mm-mm. Kaya ang ginagawa namin, diretso na sa kanila na susuplay. Ah, so binibenta nyo sa kanila? Hindi ko binibenta. Diretso na sila. Paano ang diretso sila? Ako po ang mag-outsource. Ibig sabihin, ako po yung maghahanap ng mga kilala namin ng mga pharmaceutical company or manufacturing industry na mabibili nila sa mababang halaga. Aso broker po ang labas? Hindi po broker kasi ang broker may kikitain. Aso wala po kayong kinikita? So tulong lang ho sa mga hospital na to? That is Lung Center of the Philippines, mga doctors ng Chinese General Hospital, at saka ang Marikina Valley Hospital. So, yan yung mga tinulungan namin para makapag-outsource ng mga mura na at kalidad na mask. Di ba pag sa organization, especially yung sa Lions Club? Ang explanation kasi sa amin yung company, alam nyo naman po na hindi ito regulated ng DTI. No, ang tanong ko po ay di ba sa isang organization, katulad ng Lions Club, medyo may rules dyan na sinusunod sa donation. So, And then, it, so, ibig nyo sabihin, okay lang sa Lions Club na magbigay kayo ng dubious na resibo? Dubious ang sales invoice at saka official receipt. Ah, akala ko, sabi mo kanina, inisyuhan lang kayo ng sales invoice. Walang official receipt. Opo. Oh, yun, yung sales invoice lang, di ba, ang dapat official receipt yung basis. So, hindi po. Kapag ginagamit ko ang sales invoice, kapag ayaw nilang madagdagan pa ng 10% yung pinipurchase. So, ang dami nyo so pumayag ho kayo sa ganong arrangement. Tapos, napakamahal ho ng, pumayag din ho kayo. Pero paano ho, yung iba ho yata yung findings ng NBI sa sinasabi nyo. Saan ho ang clinic nyo, Doc? Istruktura, skin and body clinic. Sarili nyo po yun. Okay. Sige po. Salamat ho.